Welcome to my YouTube channel, guys. Ano ba yun? Pag-usapan natin na... Grabe. Ano kasi, guys, nanganak na yung anak ko kahapon kasi nag-ano siya, yung nagli-labor siya kahapon. Sumasakit yung chan niya. Grabe. Grabe yung pakiramdam. First time ko kasi nakita na yung sarili kong anak na nagli-labor, yung nakikita ko talaga yung pagdurusan niya, yung sakit na nakita ko, yung gaano kasakit yung nararamdaman niya, yung iyak ni iyak siya sa sobrang sakit ng tiyan niya. Grabe yung pakiramdam ko, guys, yung puso ko parang dinuro. Grabe yung parang basta kung gusto, kung pwede pa lang na saluin ko yung sakit para lang sana ko. Grabe, grabe talaga yung nararamdaman ko. First time ko talaga, nag-ano naman ako, nakapunta naman din ako sa mga, yung ibang babae na katulad sa kapatid ko, yung mga kaibigan ko, yung nung dati, yung kamag-anak namin din na umano din ako doon, yung pumunta ako nung nagli-labor siya, pero hindi talaga katulad ng pakiramdam ko na nakita ko, kahit nandito ako sa malayo, nakita ko lang siya within camera, guys, na tumatawag kasi ako, nagvi-video call kami habang siya ay nagli-labor. Grabe, hindi ako nakakatulog dahil gusto ko kasi siyang panuorin. Alam niyo ba yung grabe, kahit ang sobrang sakit na nararamdaman niya, yung yaw-yaw ko, guys, na grabe. Kasi nga si inano ko siya, sinisisi ko siya kung bakit hindi niya sinusunod yung mga utos ko sa kanya, yung mga payo ko sa kanya, na ganyan yung i-ano mo, doon sa chan mo, ganito gawin mo, ganyan-ganyan, para walang hangin mag-stay sa chan mo, at madali kang manganganak, ganyan. Kasi ako pag ako yung mag-deliver kasi, guys, 1 hour lang. Yung panganay ko, nung dati kasi namatayan ako ng anak nung dati. Yung panganay ko talaga, namatay siya sa chan ko. So, 24 hours bago ako ng anak. Kasi nga, hindi pa natin na-experience kung gaano pa kasakit yung mga anak tayo, di ba? Yung mag-labor tayo, grabe, sobrang sakit. Kaya, sinasabi ko sa kanya na, ang sobrang sakit pa naman talaga. Kaya, sabi ko sa kanya, ito yung gagawin mo para madali kang mga anak. Ay, hindi naman sinusunod. Oo lang ng oo. Magsasalita ako, pasok dito, labas dito, ganyan. So, ngayon, naano na niya talaga na talagang hindi. Kung talagang sinusunod niya yung payo ko sa kanya, na ganito gagawin mo, ganyan. Isa naman lang, madali siyang manganak. Oo. Kasi ako nung dati kasi din ganyan ako, hindi, wala kasi nag-ano din sa akin na ganito yung gagawin mo para madali ka manganak, ganyan. Ay samantalang ang pag tayo pa na may buntis, madali lang tayong pinapawisan tayo palagi, ganyan. Ako ang ginagawa ko, naka-spaghetti ako, naka-shirts ako ng maisi, wala, hindi ako nag-jacket. Tapos pag sa gabi, hindi ako magkukumot kasi nga, ang sobrang init ng katawan ko, ganyan. Kaya yun. Nung pangalawa, yung panganay ko ngayon, kasi nung panganay ko talaga namatay yung sa tiyan ko, wala na talaga. So yung panganay ko na babae ngayon, half hour lang po yun. Muntik pa nga hindi na mabutan ng tagahilot. Kasi nung time na yun, tagahilot lang naman yung ano natin, hindi na kailangan pumunta sa ospital. Ayun, madali lang yun. Tapos, half hour lang na lumabas siya uli. Kaya, lima yun silang anak ko na buhay. Ika-anim kasi yung panganay na matay. Tapos, yung lima ko talaga, guys, 1 hour lang. Ang pinakamadali ko yung panganay ko na babae, half hour lang yan, nanganganak ako agad. Mm-mm. Tapos, yung kasunod na... yung 2, 3, 4, number 5, madali lang yun, 1 hour lang yun, mga nganak ako agad.
hindi ko nararanasan yung laging in IE, tapos sabi na 1 cm, 2 cm, 3 cm, ganyan. Hindi ko naranasan yun. Kasi pag sumakit yung chan ko, pag sasakit na yung chan ko, mga ilang minuto niyan, subsob na yung pagsakit niya. Yung ano na siya, yung parang paspas na yung pagsakit niya. Kaya yun, madali talaga akong manganak. After mga ilang minuto, wala na, paspas na yun. Tapos mga anak na ako agad. Ganyan. Kaya ang sinabi ko sa anak ko, gagawin mo ito, yung kasi may ano kasi ako guys panghapas ba yung pang ano yung gamot para yung parang ginagawa kasi yun guys, ginagawa yun yung luya, paminta, limon, suha, garlic, tapos alicampor, tapos paminta na durog mo, di ba? Tapos, ano pa ba yun? Yun lang. Oo. Tapos, yung ilalagay mo na to, lagi mong ilalagay niyan, is yung alcohol, gas, at saka yung effecescent. Yun lang ilalagay mo. Yung alcohol lang ilalagay mo, yung mga alcohol na medyo bango-bango, yung mga green, ganyan, para hindi masyadong mabaho yung resulta ng ano niya. Kaya pagka ganyan, kasi yung nagtuturo sa akin yung ganyan, guys, hindi nga siya hindi siya maabutan ng midwife. Kasi nga, ganyan, madali lang talaga makapag. Tapos, kahit nag-ano tayo ng ganyan, guys, na gamot, yung panghapas niya, hindi yun, kailangan din mag-ingat po tayo. Yung sa kinakain natin, hindi rin tayo matutulog, at, hindi rin tayo matutulog, at, iwasan natin kumain ng matamis, ganyan, para hindi po lumaki yung bata dito sa ilalim. Kasi, hindi na natin palakihin nasa labas na. Ayun. Kaya yun, yung anak ko kasi, hindi siya nakinig sa akin. Yun. 24 hours, guys, kasi nga kahapon. Pero, actually, hindi yan 24 hours lang eh. Kasi nung isang gabi pa, sumasakit na yan. Tapos, kahapon ng alas 9, dinala siya ng hospital. Tapos, tapos ngayon lang, kaninang umaga ng alas 8 doon sa Kuwait, sa Malaysia, sa Pilipinas, kasi nasa Kuwait kasi ako, parang nag-ano ako sa yung ano ba, yung oras, nalito ako. Alas 8 daw something na lumabas yung bata. Yun, napakatagal, di ba? Grabe, kaya sinabi ko, magbuntis man tayo, alam natin na masakit. Kaya mag-ingat talaga tayo para madali. At kung ano yung mga inuutos natin na pwede nating ilagay sa chan natin. Yung noong dati, nag-lotion tayo, mabango tayo, sobrang bango natin. Pero pagbuntis tayo, guys, hindi na kailangan mabango tayo. Yung pabango natin, yung pang-ano na natin, kung ano yung ginagawa, di ba? Kasi para madaling manganak yung buntis. Para tayong madaling manganak. Huwag na tayong masyadong maarte. Kasi nga, para sa atin naman din yun eh. Lumabas yung bata, matagal talaga, 24 hours talaga, simula nung nasa hospital siya ng alas 9. Oo, diba? Running 24 hours nga. Kasi hindi pa naman siya hindi pa naman siya alas 9, pero going to alas 9 na talaga. So, mag 24 hours bago siya lumabas yung bata. Oo. Kaya, yun, awang-awa talaga ako. Grabe yung nararamdaman ko. Hindi ako makakatulog. Yung pakiramdam ko, ang sobrang sakit talaga. Oo. Pwede pa lang na
ako yung mag-labor para sa kanya, para lang hindi masasaktan yung anak ko, ginagawa ko na. Ganyan po talaga yung isang ina, guys, na basta, ganyan po talaga yung isang ina na yung ayaw mo, yung napaka-protective na ina, ganito siguro. Kasi hindi ko rin ano eh, basta ito yung, nung first time kasi yung panganay ko at saka pangalawa, nag-deliver man sila pero hindi ko nakita talaga. Yung pangatlo kong anak, kagabi, ay habang tumatawag sila, ako rin ay nandito, o habang tumatawag sila, nakikita ko talaga yung anak ko na nag-deliver siya, grabe, umiiyak siya, ganyan, ganyan. Tapos yung inaano ko, yung sabihin ko, sinabi ko lang talaga sa kanya na iirin mo, para madali po siyang, madali po siyang bumaba at nang para makalabas agad-agad. Ayun, guys. Ayun. At maraming salamat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon at ligtas yung anak ko at napaka-healthy ng apo ko, guys. So, isa po siyang babae. So, may tatlo na po akong apo, dalawang boy at isang girl, guys. Ayan. Thanks, God, that ligtas po silang dalawa. Ayan. Yun lang po, guys, ang isi-share ko sa inyo. Maraming salamat po. Insert ko po yung, yung video ng apo ko. Ayan. Thank you, guys. Bye-bye and God bless.